cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Tutor Jean. Good morning, Tutor good morning. Bong. And good morning, Tutor Harriet. Good morning po. Good morning po. Ayan. Ready, thank ready God na. At kumpleto tayo ngayon. Yes. Pati yung mga ano natin, ha, mga manonood natin. Ready, ready na rin yata sila. Ang dami opo, na ang dami ko nang nakikita sa comment box. Yes, we are blessed na kasama silang lahat. So, simulan na natin? Sige, Tutor Merg. Una ka na. Okay. Yes, go! Okay, good morning, po! Tayo po ay nasa ikatlong markahan at pangalawang linggo. So, samahan nyo na naman po ako para matuto sa asignaturang musika. Ako nga po pala ang inyong Mirthful Tutor, Tutor Merly. Okay, I will just share my screen. So, paki-comment po kung nakikita nyo po yung screen ko. Ayan. Nung nakaraan, hindi natin makita yung screen. Ayan. Okay, so pwede ba kayong mag-type ng 1 kung nakikita nyo na? Ayan, good morning po sa lahat ng nanonood mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, si Sir Jester. Ayan, nakita ko na po nag-comment ng 1. Okay, mga bata, ang ating topic ngayong araw is about the different repeat marks related to forms. So, dapat po magbalik-aral tayo sa forms. Ito po yung pinag-aralan natin noong nakaraang araw. Okay? So, question 1, 2, and 3. So, comment your answer po. Don't forget the right number and then the letter of your answer. Okay, so number 1, the way a musical composition is arranged. Ano po kaya ang tawag natin doon? Is it dynamics, form, melody, or timbre? And then question number 2, it contains only one section without repetition in the whole composition. So, ang sample natin dito ay ang ili-ili. Ayan. Sabi dito, one section without repetition. Okay? Ili-ili, tulungan ay wala din
answer nyo dyan sa number 2. Ayan, don't forget to write the number. Idea niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Okay. So, let's sabi ni Banasing, grade 6 daw. Opo, grade 6 po. Ni Vincent. Vincent Villarama, number 1 is letter C. Sige. 1 is letter B. The musical composition, the way a musical composition is arranged, ang tawag po natin doon ay form. Okay, now. Number 2 is letter C. Okay, let's check. Number 2 is letter D. Okay, ang letter D po natin ay unitary, one section, without repetition. Okay? And the number 3? Number 3 po ay letter A. Ayan, binary. Ayun. Sabi ni... Okay, isa lang yung mali niya. Oh, very good. So, 1, 2, 3, isa lang. Okay, let's continue. Number 4 questions. Write again the number. Okay? It utilizes a 3-part. Ito naman, 3 part. Okay. Represented by A, B, and C. And then number 5. Made up of 5 or more musical parts with some repetition. Okay? And then number 6, contain one section with repetition in melody in the composition. Okay? So, ano kaya yung mga yan? Letter C. Ayan, very good. Alcris Javier Adriano. Very good, anak. Number 5. Part. Anong sagot natin dyan? That is letter B. No, very good. Rondo ang sagot po natin doon. Okay, and number 6. Number 6 po, contain only one section, pero this time, may repetition. Okay? Kagaya ng anong sample natin dito? Bahay Kubo, di ba po? One part, one section lang po yun kasi the melody ay ni-repeat lang po ng second stanza, di ba? Bahay Kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. Sa talong, si Galilias at Mani, si Talbataw Patani. Okay? The second stanza po, yung melody, pareho lang. Ta-ta-ta-ta-ta. So, ang tawag po natin doon ay strophic. Ayan. So, kung susumahin natin, ano-ano ang ating mga form? We have unitary. We have strophic, binary, ternary, and rondo form. So, wag po natin kakalimutan yon mga anak, ha? Okay, so,
Last week po, hindi na-discuss ni Teacher Merly ang tungkol sa rondo. Gaya ng balik-aral natin kanina, it has 5 or more melodic parts. So let us analyze, ito pong kanta na ito, alam kong alam na alam nyo ang kanta na ito. So pwede ninyong i-comment ang title, no? I-comment ang title ng ating awit. So nakita niyo may mga letter, no? A, E. Ano kaya ito? So, yung bawat part ng kanta ay nilagyan ni ma'am ng letter bilang mag-represent sa part ng song. So, sa letter A, ito yung stanza 1. Ilang ulit mo nang itinatanong sa akin kung hanggang saan? Okay, so that is the first stanza. So, lalagyan natin yan ng letter A. Letter B, iba yung tono ng letter B. Narinig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. So, lalagyan natin yun ng letter B kasi magkaiba silang dalawa. And then letter C, giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. So, that is letter C. Okay? So, that is letter C, no? Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. And then, may letter A na naman. Bakit may letter A dito si teacher? Hanggang ang diwa ko'y tanging sayulaan. So, the melody ng letter A sa umpisa ay inulit lang po dito sa pang second stanza. Okay? So, kung ikaw ay isang composition, ikaw ay isang composer rather, hindi mo na kailangang ulitin lahat ng nota na nilagay mo sa letter A. Gagamit tayo ng repeat mark. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. Okay, so let's continue analyzing this song. Letter B po, kapareho lang din ng letter B. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. So, inulit na naman po. And then, and letter C, inulit na naman. Diliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Yan. Sunod nun, meron letter D. So, ibig sabihin, ang letter D ay iba ang tono sa A, B, at C. So, parang ito po yung coda ng kanta. So, paano ito? Hanggang may puso akong marunong magmahal na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. So, the letter D po, iba po ang pagkaka-arrange niya kung i-compare natin sa letter A, sa B, at sa C. Maliwanag yon mga bata? So, meron na tayong 4 na part dito sa kantang hanggang. And then, uulit. So, kung makikita ninyo, yung letter C, 3 sa kanta. Ibig sabihin, 3 beses natin inulit yung part na yon. So, that part is the chorus. Okay? And then, letter E. Ano tong letter E? Ito na po yung pinaka-ending. Okay? Diba? From letter C, from chorus, giliwag mo sanang isi. Isa hindi ko magagawang lumayang may pag-ibig laging isisigaw tanging ikaw. Okay? Laging isisigaw tanging ikaw. So this is the very good example of a rondo form. Ayan. So it, ang kantang ito ay mayroong 5 bahagi or 5 part. So sana naintindihan natin yung form na rondo. Hindi kasi ni teacher na discussion last week. Okay, so let's move on now. So what you need to know? Ano kailangan ninyo matutunan today? So sa music po, kailangan natin ang repeat mark na sign. Ibig sabihin ng repeat mark, yung section na yon ang nagsasabi na kailangan mong ulitin. Okay? Uulitin mong i-play or uulitin mong kantahin. Okay? So ano ang naitutulong nito sa mga kompositor? Okay, so repeat marks are used to save paper, time, and effort ng isang composer. So, yung kantang hanggang kanina, kung ang bawat part ay isang page, di ba? O, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages or 10 pages pa.
Pero kung gagamit tayo ng repeat mark, meron tayong masisave na paper. Yung oras para isulat ulit lahat ng notes at lahat ng lyrics. So, it is easier to utilize repeat sign than to write all the notes again. Okay, so yan ang kagandahan ng repeat mark kapag kayo ay isang kompositor. So ito, yan, sagot-sagot na naman. Balik-aral po ito. Siguro second quarter nyo ito tinalakay. Okay, so number one, ano kaya yaang mga sign na yan? Number one, number two, number three, and four. Sige nga, ano ba yung number one? Bibigyan kayo ng clue ni teacher. Ayan. So number one daw po, it indicates the end of a... So malalaman mo, natapos na yung isang measure. Meron bang makakasagot? Sige, nag-aantay ako ng sagot. Anyway, kung hindi masasagot, idiretso na ito ni teacher, no? Ayan. Okay. So, yung isang vertical line na yan, it indicates daw the end of a measure. So, ano kaya yung tawag natin dyan? Yan ay bar line. So, the bar line divides the staff into a measure. So, huwag niyong kakalimutan yan. Okay? Number two, dalawang line. It indicates the end of a section. So, pag nakita natin tong dalawang line na ito, nangangulugan lamang na tapos na ang isang section. Ayan. Yes, very good si Ma'am Lisa Dimakali. Ayan, bar line ang sagot. Very good. So, itong number two, it indicates the end of the section. Okay? Double bar. Ayan, may narinig, may nakita akong double bar. Sige, titingnan natin kung anong sagot. Double bar line. Very good. Ayan. May nakita akong Israel Olivo. Ayan. Very good, Israel. So, let's proceed to the next. Isang line. At nakalagay dito, it indicates the end of the music. Pag nakita natin tong symbol na to, malalaman natin na ang awit ay tapos na. Okay, ano kaya ang tawag na... Okay, isang line na ano, na maliit at dalawang line na makapal. Ano kaya ang tawag yan? Yes! Okay, very good. Venus, ayan, sabi niya, yun daw ay... End bar. Okay, ayan. Christine, tama din si Christine. Etong last na symbol natin. So we have dalawang makapal na line. Tulbok. Okay? Ang tawag natin daw dito, it repeat everything in between. Okay? So, kapag may mga notes dyan sa dalawang yan, kailangan daw nating ulitin. Okay? Ano daw, ano kaya ang tawag natin dyan? Ayan. Sige, good morning from grade 4, repeat. Ay, sorry. Akala ko grade 4. Number 4 answer is repeat symbol. Yes, very good. Very good po. Yun ay sagot ni... Venus Paraiso Martin, very active ang batang ito. Ang tawag natin dyan ay repeat mark. Ayan, very good. Active ang ating mga estudyante. So, dito na tayo sa una nating topic. Nangyari sa PowerPoint ni Teacher Merlin, di masyadong makita. Okay? So, ang dalsenyo, yan ang una nating pag-aaralan ngayon. Aside from repeat mark na nakita ninyo kanina, ito pa yung iba pang mga signs and symbols na ginagamit ng isang composer para ulitin ang isang part ng song. Okay? So, number one, meron tayong dalsenyo. Yan ay letter S na may slash at meron dalawang tuldok. So, anong sinasabi dito? Dalsenyo stands for an Italian phrase
Ang pagkaka-pronounce daw dyan ay Dalsenyo. Senyo. So it means we need to go back to the sign and then repeat. Okay. So, eto, may sample dito si teacher. Nakita niyo yung ayan, lumipat. Bakit siya lumipat? Ayan, nakita niyo yung repeat sign. Okay? So, diyan tayo babalik. Nakita natin dito sa dulo may DS, ibig sabihin we need to go along that. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Dalsenyo. Okay? Next po. Ang next natin is DS Alcoda. Okay. Ayan. Ano ibig sabihin ng DS Alcoda? Uli tayo sa sign at mag-i-skip tayo at pupunta na tayo ng coda. So, meron tayo ditong example. Ayan. Okay? We need to play to DS Alcoda. So, ipi-play nyo to. Ayan. So, DS Alcoda, Dalsenyo Alcoda, yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kapag nakita natin ang sign na DS Alcoda, babalik ulit tayo doon sa may Dalsenyo. Dire-diretso yun hanggang makita natin yung sign na coda. Nakita nyo po yung sign na coda? Ito po yung bilog. Ayan sa PowerPoint ni Tutor Merly. Ito po yung bilog na may cross. Ayan, may cross. Tapos nasa loob yung bilog. Ayan, yan po ang sign ng coda. Okay, next. Diretso po tayo. DC Alfine. Ano naman itong D? Ayan. We need to go back to the beginning. The kapo. Fine, ibig sabihin, we need to go back to the beginning and until the end. Ayan. The kapo al fine. So, yun ang ibig sabihin po niya. So, next po. Meron pa tayong last. Ah, wala na yata. Ayan. Okay. So, summarize lang po natin, no? So, aside from repeat mark, mga bata, we have Dalsenyo. Ibig sabihin, we need to go back to the sun. Next po, we have Dalsenyo Alcoda. We need to go back to the sign and then skip to the next coda and continue. Okay? And then, we have... So, we need to start back at the beginning of the music and then continue until we find the word fine. Okay? Fine means finish. Ayan. Okay? So, sana marami kayong natutunan today. So, ito lang po ang gusto kong ibigay sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood na bata at mga magulang. So, you need to take a selfie while watching Itulay Mape Grade 6. Pwede pong music, art, PE, or health. So, every Tuesday po yan at 11 a.m. until 12 noon. And meron po kayong chance na manalo ng 100 peso load. Ayan. Konsuelo natin yan sa mga batang active mag-aral at active manood ng Itulay every day and every Tuesday. So, anong gagawin ninyo? You need to submit your picture at, syempre po, my email. On my email address po, merlita.abaw@deped.gov.ph. So, do not forget to write your name and your contact number. Okay, mga bata, thank you so much. Okay.
Hello po. Ate Abby. Hello, Ma'am Jean. Hello po. Opo, hello ready po. Na po ang mga batang makinig po sa inyo sa arts. Excited na po sila sa inyong mga art activity today. Hello po. Thank you po, Tutor Merly. Yes, Ma'am Jean. Go ahead, ma'am. Hello po. Ma'am, you can now share your screen. Opo. Okay. Hello po. Thank you po, Tutor Merly, sa napakahusay at nakakainlam niyong mga tinig. Ngayon naman ay sasamahan ko kayo na itulay ang inyong pag-aaral at pagkatuto sa MAPE o Sining Grade 6. So samahan nyo si Tutor Jean Bell. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ikatlong markahan. So, kamusta naman kayo dyan mga learners, sa mga magulang at sa mga kapwa ko guro? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang art-amazing Tuesday po sa inyong lahat. Okay, simulan na natin ang ating pagkatuto. Ang ating topic ngayong linggong ito ay tungkol sa basic concept and principles of photography. So, nais ko lang bigyan ng credit ang gagamitin natin na module for this activity, for today's activity. Ito ay mula sa Schools Division of Negros Oriental ng Region 7. So, good luck kids and I'm happy na kasama kayo. Ayan. Hello, Golda Mir Sintkulagas, Micaela Ray Garcia, hello po, nanonood, and Karil Kim Broneo. So, inaasahan na at the end of this session, you should be able to explain what is photography. So, maibigyan natin ang kahulugan, ano nga ba ang photography at maipaliwanag natin ito. Next, identify the basic concepts and of photography. So, ano-ano nga ba yung basic concepts or basic elements in photography? And next, appreciate the importance of photography in daily life. So, alam naman natin na part na ng daily life natin ang photography. So, paano nga ba natin bibigyan na ma-appreciate ang photography sa daily life natin activities? So, dinabati ko si Juan Leo Gabrielso. Yan, Ariel Tuazon, nanonood po. So, ngayon naman, okay. Samahan niyo akong mag-word. Hello, Ma'am Jean! Hello po. O oh, ma'am, hindi po yata nakikita yung screen niyo po. Hindi nakikita? Opo. Nakapag-share na po ba kayo, ma'am? Yes po. Nag-share na po ako. Sige, ma'am. Ulitin po natin, ma'am. Okay po. Share again po. Yes po. Okay po. Wait lang po. Sige, ma'am. Mm-hmm. Kanina po ako nag-share. Okay, shares. Thank you po. Yes. Sige, ma'am. Okay. Okay po. Okay po. Ayan, naka-share na. Okay. So,
So, dito na tayo sa ating learning objectives. So, tapos na tayo dito. Appreciate na. Ulitin ko ang ating learning objectives. At the end of this session, you should be able to explain what is photography. Then, identify the basic concepts in photography and appreciate the importance of photography in our daily life. So, samahan niyo ako mag-word hunt. So, you can type your answer dito sa ating comment section. So, sige nga, titingnan ko nga kung ano yung mga nakikita ninyong salita dito sa ating crossword puzzle. Okay? Kita na. Okay, thank you, Marilyn Maya Maya. So, thank you. Ayan. Thank you po. So, pwede ninyong i-comment sa comment section natin kung ano yung mga salitang nakikita natin dito sa crossword puzzle. These words are related to photography. Okay, very good. Ang dami. Subject. Okay, very good. May nagsa-subject. So, very good. Then, may sumagot ng speed. Okay, next. Image, very good. Okay, ang sagot. Okay, ang dami nila. Thank you mga bata, ang active talaga nito. May shutter, very good. Ayan. May aperture. Okay, speed. Exposure, very good. Ayan, ano pa? ISO, very good. Erica Altea, very good. Image, shutter, subject, very good. Okay, these words are all related to photography. The subject, the shutter, the aperture, the exposure, image, the ISO, and the speed. So, mamaya, tatalakayin natin ang bawat salitang ito. So, good luck, kids. Okay, let's move on to our next. Okay. Our trivia for today is, dahil photography ang ating pinag-uusapan, sino naman kaya ang father of photography in the Philippines? So, ang father of photography in the Philippines ay si Eduardo Masferi. Bakit nga ba siya naging father of Philippine photography? Siya ay pinanganak sa Mountain Province. So, dahil naging ano siya, naging father ng Philippine photography siya, dahil lahat ng kanyang subject na image sa kinuhanan ay tungkol sa daily or everyday lives ng mga taga-Cordillera, yung ating mga katutubo. At lahat ng kanyang mga kuhang litrato ay na-exhibit sa iba't ibang parte ng ating mundo. So, sadyang nakakapagbigay inspirasyon sa atin. Ang isa sa father of Philippine photography na si Eduardo Masferi. So, thank you, Presikaw and Snarp Neil. Yan. So, ngayon naman, tulungan nyo naman ako. Ayan. Na i-arrange ang mga scrambled words to form the correct words. So, ano kaya ang mabubuo nating bagong salita dito sa mga scrambled words na ito? So, tulungan nyo nga ako. Isulat, i-comment nyo ulit or isulat nyo sa sagotang papel ninyo. Kung meron man kayong hawak na module, pwede din ninyong isulat ang inyong sagot doon. So, it also means painting with light. So, ano kaya? Very good. Charlene, photography. Yan, very good. Pope, photography. So, at the correct answer is photography. So, mamaya, bibigay ko sa inyo ang lalim. Ano nga bang kaliguhan ng photography? Next, number two. It is the setting which controls the size of the opening of lights which comes through the lens. So, ano kayang salita ito? Okay, Angel, ang thank you sa inyo mga sagot. So, next, number two, ang ating, ayan, photography. Aperture, very good. Trexie, thank you. Aperture, Israel, thank you. Tama ang inyong mga sagot. Ayan, aperture, it is the setting which controls the size of the opening of lights which comes through the lens. And next, number three, it is the length of time that camera shutter is open, exposing the light onto the camera sensor. So ano kaya ang, okay, Adeline, Aries, okay, aperture, okay, tama. Okay, the shutter speed. Very good, Joaquin Javier. Tama ang iyong sagot.
Ayan, JJ Montero, tama ang yung sagot. Ito ay shutter speed. Ang a-active ninyo, nanontutuwa ako magturo sa inyo. Next, ito ay shutter speed. Number 4 na po tayo. It is simply a camera setting that will brighten or darken a photo. Bakit nga ba nagda-dark and nagba-bright ang ating photo? Because of these elements in photography. Element in photography. ISO, very good. Sean, tamang yung sagot. Trexie, tamang yung sagot. And Joaquin, tama na naman ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay ISO. So, alam na natin kung paano natin gamitin ang camera, kung paano natin i-bright and i-dark ang setting nito. So, tingnan nga natin mabuti ang salitang ito. Ano ang unang naiisip ninyo kapag nabasa o narinig ninyo ang salitang photography? Sige nga, isulat nyo nga sa comment section. Ano yung unang sumasagi sa isip ninyo o anong naiisip ninyo kapag sinabing photography? Pwede niyo isulat ang inyong sagot sa inyong module o sagutang papel or di kaya naman ay sa comment section. Siyempre, may iba't iba tayong pakahulugan sa photography. Dahil ito ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Makikita natin, kada may okasyon, may importanteng ginagawa tayo, kina-capture natin ito dahil ito ay magsisilbing memory sa atin. So, may magsasabi o may nagsasabi, okay, picture daw, doon daw nang gagaling ang picture, very good. At may nagsasabi na ito ay isang art. Okay, ito ay ginagamitan ng camera, pwede, tama. At pwede rin may nagsasabi ito isang science or ito ay it records the future. Marami nating pwedeng isagot sa kung ano nga ba ang kahulugan ng photography. Then, ito ay nagsasabing pwedeng ang photography is a way of communicating our own ideas, di ba? So, ngunit kapag tinanggal natin, okay, ang daming sumasagot, no, photos, okay. So, ngunit kapag tinanggal natin ang feelings or emotions natin sa pakahulugan sa photography, maaaring ang photography ay is a product of science. Dahil ito ay inimbento ng isang scientist, tama? It captured the light and also means, or it means, painting with light. So, that is photography. Photography is a product of science and it captured the light or it also means painting with light. Okay? Ang daming light and photo. Very good, Akari. Presi, very good. Pero paano nga ba nagwo-work ang isang photography? Paano nga ba nagwo-work ang isang photography? Okay. Tingnan natin yan sa basic concepts of photography or ang tinatawag nating the basic elements in photography. So, ito ay tinatawag din nating the exposure triangle. So, ano nga ba yung exposure triangle? Pag sinabi nating triangle, there are three corners. So, ito ay may tatlong elements. Binubuo ito ng shutter speed, aperture, and ISO. So, the three basic elements in photography are shutter speed, aperture, and ISO. So, ang tatlong elements na ito ay konektado sa isa't isa na kailangan nating i-adjust para makuha natin ang tamang exposure na larawan na kailangan natin. So, thank you, Gab Mendez, Selfie. Oo, talagang ang Filipino, diyan ang number one na kinakahiligan natin ang mag-selfie. Ngayon, simulan natin sa unang element. Ito ay ang shutter speed. Ano nga ba ang shutter speed? May makikita kayo dyan dito sa image na ito na 1 over 1,000. So, tingnan natin ano nga ba ang kahalagahan ng shutter speed. Dito nakadepende kung gaano kabilis o kabagal ang pagbuka ng lente ng iyong camera. So, halimbawa, eto yan. So, kapag si yung ang shutter speed mo, ayan. Kapag inilagay mo yan o nilagay mo sa setting yan, mag-iiba-iba ang bilis at bagal ng pagbuka ng lente niyan. So, kapag mataas, halimbawa, nasa 1,000,
nasa 1,000 ang bilang, mas mabilis ang pagbuka ng lente ng iyong camera. Kapag mababa naman, halimbawa, 1 second lang, mas matagal ang pagbuka ng lente ng camera nito. So, ginagamit ang mataas na number kapag sa mga sports photography, halimbawa sa mga gumagalaw, halimbawa sa mga lumilipad na ibon, halimbawa gusto mong i-capture yung lumilipad na ibon, or sa jump shot na lang. So, doon ginagamit ang mataas na number sa shutter, ng shutter speed mo. So, ang mabilis na shutter speed ay ginagamit upang maiwasan ang pag-blur ng ating mga kuha. Ngunit, nagdudulot naman ito ng madilim na imahe ng iyong litrato. Then, hello po, Carl, James, Dave. Okay, pabilis ng pabilis. Tama. Motion blur. Okay siya. Tama. Yun, nakakatuwa na talagang kayo active na active. Ang mabagal naman na shutter speed ay nagdudulot ng maliwanag na litrato. Subalit, nagre-resulta ito ng blur na larawan kung gumagalaw naman ang iyong kinukuhanan. Halimbawa, gumamit ka ng mababang number sa shutter speed mo, eh ang kinukuhanan mo ay nagja-jump shot o tumatakbo na, na pusa. So, magdo-blur ito kasi mababa lang yung naka-setting mo sa shutter speed mo. Palagi nating tandaan na kapag mataas ang shutter speed, kakaunti ang pumapasok na ilaw dito o yung light saka ating lente. Kapag naman mababa, mas madaming pumapasok na light sa ating mga lente. So, naiintindihan ba natin ang ibig sabihin o kahalagahan ng shutter speed? Ito, ipapakita ko yung ano. Ito yung sa fast shutter speed. Ito naman yung sa slow, gumagalaw. Dito makikita nyo nag-blur siya. Dito sa slow, clear yung kuha ng camera. Okay, ipapakita ko yung setting ng shutter speed. Okay, yan lang ang setting. Kung wala naman kayong SLR, kahit sa regular na camera, pwede nyong gawin. Ayan, yan ang tinatawag nating shutter speed. Yung may 1 over 161. Ayan. So, may mabubyo kayo doon na subject is too dark na. Kasi mas mataas na ang number ng shutter speed nyo. So, pa-heart react nga sa, okay po. Okay, thank you Jade. Sa hope na natutunan ninyo o nakita ninyo ang kahalagahan ng shutter speed, ang mabilis at mabagal na setting ng shutter speed. So, dadako naman tayo sa aperture. Ano nga ba ang tinatawag nating aperture? Binabati ko si, okay. Okay, Liza, Jade, okay, thank you. Okay, dito naman tayo sa ating aperture. Ito ay sukat kung gaano kaliit o kalaki ang buka naman ng, ito yan, ng lens ng ating camera. So kapag sa settings natin, halimbawa, may makikita kayo na F dyan, F over 1.4, ang tawag na natin dyan ay aperture. So ito yan, yan. Pakita ko sa inyo yung video. Ayan. Yan naman ang aperture o yung setting ng aperture ng ating camera. Ito ang sumusukat sa gaano kalaki o kaliit ang pagbuka ng aperture ng ating lente ng camera. Kung mas malaki ang buka ng aperture, mas maraming lights ang nakakapasok sa ating mga lente ng camera. So, ito ang nagko-control sa opening ng lens. So, yung aperture nagko-control sa opening ng ating lente. Ito ang ating tatandaan na kapag mas mababa ang number ng ating aperture, mas ang opening nito ay mas marami ang light, so ilaw ang makakapasok dito. Kapag naman mataas ang bilang, mas maliit ang opening ng lente, ibig sabihin kunti lang ang ilaw na papasok sa ating mga lente ng camera. So yun naman ang kahalagahan ng ating aperture. So itong tatlong ito talagang magkakakonect para makakuha ka ng image na maayos. Maliit na number, maliit ang focus area. Halimbawa, isang focus lang, isang subject lang iyong kukuhanan, ang gagamitin mo doon ay maliit o mababang bilang. Tingnan ninyo itong nasa left side na mga picture. F1, 2.8. So, ang nakapokus lang dito, yung isang halaman.
So na ang background dito, yung ibang mga puno doon ay naka-blur na siya. So naka-focus lang siya sa isang bagay, so sa isang subject na yung kukuhanan. Then the rest, yung background ay okay po, amen. Okay, darling. Pag mas mababa ang aperture, mas maraming light. Okay. Thank you. Okay, ang daming sumasagot, no? Then, dito naman tayo sa kabilang picture, yung F16. So, makikita ninyo na groupin na siya, no? Na lahat ng subject nakafocus na. So, if mas mataas ang number, malaki ang focus, pwedeng groupie or group pictures, nakafocus din sa lahat ng subject. Okay, kung naintindihan natin ang aperture, mag-heart react nga tayo. Okay, Jeda, thank you. Irish, thank you. Okay. Okay, sa signal nyo siguro. Next, dadako naman tayo sa ating... Ah, yes. Oh. So, ilan na nga ang ating elements na pag-aralan? The shutter speed. And next is the aperture. Next, dadako na tayo sa ISO. ISO, ito yung pinakaunang siniset sa camera. Ito ay tinatawag dating the camera sensor's sensitivity. Kapag mababa ang ISO, medyo madilim. Kapag naman tinaasan, liliwanag ng liliwanag yan. So, halimbawa, mababa, medyo madilim. Pataas ng pataas, paliwanag ng paliwanag. Pero kung nasa isip ninyo, ah, taasan ko na lang para maliwanag. It's a big no. Bakit? Bakit kaya it's a big no, ISO, very good? Bakit kaya kapag pataas ang pataas at hindi natin pwedeng taasan ng taasan? Hindi inire-recommend na mas mataas o masyadong mataas ang ISO natin. Dahil sa pagtaas ng ISO, ito naman yung sa pagbaba naman ng quality ng ating picture or image quality. So, hindi isinasuggest na mataas ang ISO na ating gagamitin. So, dapat mababa lang. Okay, very good. Liza, clear, okay, ISO, okay. Next, pakikita ko sa inyo ang setting ng ISO. Yan, ang setting ng ISO. Maas maaring maggamitin ang mas mababa na ISO, kaya tama ka, clear. Lalo na kapag nasa outdoor ka, normally kapag maaraw, ay ang ISO lang na pwede nyong gamitin, mga 100, okay na yon. Kasi nasa outdoor naman kayo at may liwanag ng araw. Pero kapag nasa lilim kayo, outdoor, na medyo madilim, walang araw, 200 to 400, okay na. Hindi kinakailangan ng mataas na ISO. Kasi yung quality na ating picture ang magsasuffer dito. Okay? Naiintindihan po ba? Hindi natin kailangan mas mataas ang gagamitin ng ISO. Pero ang iba, nakadepende din yan sa camera. Yung quality ng camera mo, yung model ng camera mo, nakadepende yung capacity ng ISO ng camera o ng ISO doon. So, depende pa rin sa gagamitin nating quality at brand ng camera. So, keep your ISO low para maganda ang quality ng ating image or ng picture na inyong kumakukuha. Mas mataas na ISO, mas madami ang liwanag na makakapasok, pero kung mas mataas ang ISO, mas madami ang noise nito. So makikita ninyo ito, ISO 100, clear pa siya, no? Clean. Pero pagdating na dito sa ISO na 5000, noisy na siya, no? O yun, no? Yun, malabo na, nagiging ano na, pixelated na ang ating mga pictures. So naiintindihan ba? Okay, what are the three elements in photography? Sige nga. Okay, thank you, Erica. Okay, Dina, na-emphasize yung subject sa picture. Okay, thank you. At pag mas mababa, mas maganda, clean po ang picture. Thank you, Precious. Okay, Liza, thank you. Napaka-active na bata. So, the three basic elements in photography are the shutter speed, aperture, and the ISO. So, yung tatlong yan, na elements na yan, magkakakonek yan sa setting ng ating camera para makakuha tayo ng mas maganda at mas may quality na image. Ngayon naman, samahan nyo akong sagutan ang mga sumusunod. Sana may natutunan kayo sa three basic elements in photography.
Okay. So, ang isusulat natin sa comment section or type nyo sa comment section natin, true if the statement is correct and false if the statement is wrong. So, comment nyo lang din dito sa ating comment section. So, photography also means painting with light. Okay? Very good, Liza. The correct answer is, okay, ang sagot niya ay true. Okay, Mary Lopez, true. Very good, Javier, true. Snarp, true. So, the correct answer is true. So, photography is also means painting with light. Next. In photography, lighting is the key factor in creating successful image. Okay, true. Marilyn, okay. Kyle, very good, true. And then, very good. Thank you sa inyo mga sagot. Okay, true. So, the correct answer is true. Okay, let's move on. Number three, the lower ISO, the clearer the image. Okay, Rowen. Okay, Ma'am Weng, thank you. Thank you, true. Pau Pau, true. Okay, very good. Tres, okay. Carl James, true. Very good. Thank you. The correct answer is true. Yan. To blur the background and focus the subject, the aperture must be adjusted. Okay. Okay, Jan Louis, true. Very good. Irish, true. Presicao, true. Very good. Kyle Gabriel. Okay, the correct answer is true. Thank you ang active ng ating mga participants ngayon. Natutuwa ako. Overflowing ang kanilang mga comments. Okay, next, number five. A photo taken too low setting of an ISO will show a lot of grain, also known as noise, and might not be usable. So what is the correct? Okay, Kyle, Gabriel, true. Okay, yung number five natin. Okay, false. Okay, may nakita akong sumagot ng false. Okay, okay. Number five, the correct answer is false. But because the photo taken too, the path is too, hindi slow, too low, hindi too low. No? Dapat mataas ang setting ng ISO. Yun yung nagbibigay ng noise at hindi bumababa ang quality ng ating image. So the correct answer is false. Thank you po sa inyong pagsagot. And sana may natutunan ka kayo sa basic, the three basic elements in photography. So that's all for today. And sa inyo pong mga comments and suggestions, pwede po kayong mag-email sa akin at wag po kayong aalis. Susunod na po si Tutor Bong ng PE6. Thank you very much for watching. Ayan, maraming salamat po, Tutor Jean. Ang ganda ng talakayan ninyo, no, sa arts. Kahit ako, nakikinig talaga ako. Thank you very much. And now, para naman sa ating PE6, once again, I'm your tutor for today, Tutor Bong. And let me share first my screen para makita. Ayan, nakikita na po ba ang aking screen? Paki-comment lang po kung okay. Kung makikita na po ang aking screen. Ayan. Sige, antayin ko lang ha. Once again, magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng mga estudyante, at sa lahat ng mga magulang. Ganun din sa mga teachers na nanonood ngayong umagang ito. Okay? So, last meeting, we discussed about topic about dance. No? So, ayan, nasa 106 viewers tayo. So, kasama din yung mga magulang, yung mga teachers din na nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Samahan niyo ako lagi, kami, sila ng mga tutors ng MAPI 6. Okay, every Tuesday, 11 a.m. to
12 noon. So medyo mag-overtime lang tayo kasi masyadong mikli siguro yung ating oras. Siguro next time mahabaan natin. Okay? So last meeting, nagpa-send ako ng mga pictures ng mga estudyante na nakikinig at nanonood sa ating tutorial. Ayan. So ito ay ang aking napili ay si Akisha Ariola, shout out sa iyo, ng Pangaw Integrated School, Lipa City. Okay, siya ay grade 6 Eskoda. Ayan. So sabi ni Teacher Teacher Merle, maaari kayong mag-send ng mga pictures na kayo ay kumakanta or na nanonood habang pag-picture, habang nanonood kayo nung live natin or habang nagpe-perform kayo ng mga activities na pinapagawa ng ating mga tutors. Okay? So sabi nga ni Teacher Merle, ang pinakamaganda or pinaka nag-capture ng aming mga mata dun sa pictures na ipapadala ninyo ay mananalo ng 100 pesos. Okay? So I hope everyone na nanonood ngayon ay makapag-picture sa selfie ninyo, mag-selfie kayo or magpa-picture kayo sa mga nanay or tatay ninyo nakasama niyo diyan sa bahay. Okay? So tuloy-tuloy tayo. Okay, so let's have a review first of the topic. So last meeting we discussed the fundamental position of the arms and feet. But before that, diniscuss din natin yung kahalagahan ng kahalagahan or importante ng sayaw sa ating katawan. So maraming maaring magawa ang sayaw sa ating katawan. Ito, number one dyan, of course, na-enjoy natin ang oras kasama yung mga kaibigan natin o yung mga kasama natin sa bahay. At the same time, we are exercising our body. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Bawal ang magkasakit. So, kailangan time to time, meron tayong mga physical activities. No? Hindi lang kayo dapat nakaupo dyan, nag-Facebook or nag-YouTube or nag-TikTok, dapat meron din tayong mga physical activities katulad ng pagsasayaw. Ayan. So sige, shoutout muna tayo sa lahat ng mga nanonood. Okay, si Jay Montero, si Ingrid, Siren, Chloe, ayan, nanonood sila ngayon. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Dep and Itulay. Maraming salamat po. Ayan, sila Princess ng Bulacan, Nina, Sherry Liwanag, Clemente, hi po sa inyo, at si Lisa Dimacay. Ayan, so reviewin natin ha, last time we discussed this, nag-practice pa tayo ng ating mga fundamental position of the arms and feet. Na gusto ko, kapag pinakita ko nga itong slide ko na to, huhulaan natin or nasabihin natin kung ano position to, number one ba? Number 2, number 3, number 4, or number 5. So, pwede kayong gumalaw dyan para talagang malaman ninyo or masagot ninyo ang position na nasa slide ko ngayon. Handa na ba ang lahat? Paki-comment nga sa chat box. Handa na. The word, handa na. Comment box. Sige. Aantayin ko. Yan sila Alexander Kaluwag. Nandyan na. Okay. Sige, paki-comment po ang word na handa na. Alam ko pong oras na ng tanghalian, pero samahan niyo po rin kami ha. Sama si Ma'am Harriet sa inyong health mamaya. Ayan, handa na si Gerald, si Vincent, si Joanne. Okay, all you have to do is to write the answer kung anong position ang nasa slide ko. Ready? This one. Fundamental position of the arms. Ano kayang position ito? Position number what? Ayan. Sige, comment na tayo. This one. Position. Ayan. Sila Kyle, Jay, Jolina. Sige. Fundamental position of the arms. Okay. Kung wala, medyo late lang siguro yung mga comments sa akin. Ayan. Fundamental position of the arms number... Ano kaya ito? Pang ilan kaya ito? Third position? Position number 3. Yan. O, pwedeng number lang. 3, 2, 1, 5. Ganun lang. Pwede na yon. Okay. Tingnan natin kung tama.
Very good. This is the third position. O, pwede niyong gayahin ha, habang nag-aano tayo, nagre-review tayo. Okay. Next one. Handa na ba? Number three. So, tama ang lahat ng inyong sagot. Ayan. Okay. How about this one? Fundamental position of the arms. Position number? Okay, yung ganito naman. Ano kaya ito? Position number? Ayan. Very good. Okay. The answer is fifth position. Thank you very much sa lahat ng mga sumasagot. Sila Jeris, Krisha, Jelina. Thank you. This is fifth position. Nauna si Jerry May Penalba. This is fifth position. Next is, how about this one? This one. Ano kayang position ito? Okay. Fundamental position of the arms. Position number? Okay. Very good. We have, this is the fourth position. Okay. Fourth position. Ayan. Okay. Very good. Sige. Comment lang kayo ng comment. Makikita natin yan. Very good sila, Jade, no? Jerry May. Next position. Okay. How about this one? Ayan. Naka-open yung both arms. Palm facing upward. Ano kayang position ito? This. Okay. Position number. Second position. This is second position. Okay. Very good. Okay. Next. Aba, talagang nauuna lagi si Jeremy. Ah. Malbilis siguro yung kanyang internet connection. Okay. Thank you very much. Next is this one. Ito, napakadali lang. Oh, para kayo na yung mayakap lang sa puno. This is position number. Okay. Great answer. Very good. This is the first position. Okay? Sige nga. Sample natin. Oh. Ulitin natin, ha? This is only a review. Alam nyo sa PE, talagang correct practice makes perfect. Okay? So, paulit-ulit lang dapat natin ginagawa yung mga activities katulad nito para talaga lalo nating matandaan ang mga position, yung fundamental position of the arms and feet. Kailangan inuulit ng inuulit. Very good, Vincent Villarama. Nanonood sa atin din. Clear? Jean Claire Princess. Very good. Joe and Rochelle Marasiga. Okay, ulitin natin from the top. Position number one. Okay, samahan niyo ako ha. So habang nagre-review tayo. Position number one. Makikita ba ako sa ano? Position number two. Just open. Na kailangan nakasmile kasi pag magsasayo lagi dapat masaya. Position number three. Okay, position number four. Position number five, and other side, position number one, number two, number three, number four, and number five, and down. Nakuha? Ayan. So alam na natin ha. Sa lahat ng sumagot, maraming salamat. Lahat kayo ay tama. Walang nagkamali. Very good. Ibig sabihin yan, lahat kayo ay nakinig na last meeting. Okay, so let's have naman our fundamental position of the feet. Review pa lang tayo. Wakas talagang dapat dire-review ang mga ganito. Okay, fundamental position of the feet. Ilagay sa comment box ang tamang sagot. Fundamental position of the feet. Number? Ayan. Position. Okay, this is the fifth position. Kumbaga, ito yung paa natin. Anong saan natin ilalagay? Dito. Very good, Joan Michelle Marasigan. Thank you. Ayan. Naku, this is the third position. Ayan. Okay lang magkamali ha. Okay lang, sige, huwag kayong magsawang mag-comment. Okay, position number five. Next one is, okay, how about this one? Okay, magkadikit yung dalawang paa in 45 degrees. Okay? Ayan. So, ito yung inyong paa. Nakaganito lang yan, no? Okay. So, this is, what position is this? Okay. Very good answer. Okay. This is the first position. Okay? First position pa lang yan. Very good, Joanne. Okay. Next is,
How about this one? The other? Okay, the other heel should be at the center nung other foot dito. Okay? Now this is okay. Sorry, hindi ko mapakita yung paa ko kasi medyo alanganin yung aking laptop. Okay, yan. So this is position number okay, 3. Very good. Third position. Ayan, Chloe Wicks. Oh, tama yan, tama. Levi Orsino, very good. This is third position. And this one, okay, 1 foot forward. Okay, isang paa, nasa unahan. Okay, this is position number 4. Okay, and the last one is this one, naka-open. Tandaan natin dito ha, hindi siya naka-open ng malaki or maliit. Dapat katamtaman lang ang open ng inyong mga paa ay parallel to your shoulder. Okay? So, tingnan nga natin. Okay. Sige, tatry kong pakita yung paa ko ha. Ayan. Tingnan ko nga kung nakikita yung aking paa. Ayan. Hindi. Ayan. Okay. Sige, try natin ha. Position number 1, samahan niyo ako, mga bata. This is position number 1. Sige, yung mga lalaki, ilagay ang mga kamay sa inyong baywang. Sa mga babae naman, ayan, tumayo kayo para lahat tayo gumagalaw. Kasi nga, di ba, PE. When you say PE, physical education, we need to move. Kasi kanina pa kayo nakaupo dyan. Okay, so sa mga babae, hawakan ang inyong imaginary na skirt. Sa mga lalaki, of course, sa bewang. Okay? Now, sige. Position number 1. Position number 2. Slightly open. Okay, slightly open. Okay, position number 3. Number 4. Number 5. Sana nakikita, no? Number 5. And back to position number 1, position number 2, other side na tayo, position number 3, position number 4, position number 5, and position number 1. Okay? So ulitin natin, lang simula. Okay? Fundamental position of our feet. Ready? This is position number 1. Position number 2, slightly open. Position number 3. Position number 4. Position number 5. And back to first position. Other side, second position. Third position. Fourth position. Fifth position. And back to first position. Ayan. So, practicein nyo lang yan, ha. Ngayon naman, pagsasabayin naman natin yung ating okay. Pagsasabayin naman natin yung ating paa at ating kamay. So, sorry na lang, hindi ko mapapakita yung paa. Kamay na lang yung may papakita ko. Pero, gawin nyo rin yung sa paa. So, dalawa na tayo. Okay? Handa na ba? Okay, ready. Music tayo. Dahan-dahan lang muna tayo, ha, mga bata. Ready. 1, 2, 3, 4, 5. Don't forget to smile. Position number 1, 2, 3, 4, 5. Once more. This side. Ready. Position number 1, 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Keep moving. Position number 1, 1, 2, 3, 4, 5. Last one. Other side. Position number 1.
2, 3, 4, 5. Last one. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. Nakuha mga bata? Ayan. Sarap sumayaw. See? Sarap sumayaw, no? Siguro, mas masarap siguro kung kaharap ko kayo habang nagsasayaw tayong lahat. Anyway, ayan. So, tapos na tayo sa fundamental dance position. Kailangan lagi natin pinapractice yun, no? Lagi tayong, lagi natin tatandaan yun para sa pag, sa next na mga topics natin, at least alam na natin pag sinabi ni Tutor Bong na third position of your arms, second position of your feet, at least alam na natin. Okay? So next tayo. Okay. So now, we're going to discuss. Okay. So we are going to explore another topic. So pakisigawa nga rin, kung nandyan kayo ha, nandyan kayo ha, yun to kasi ginagawa ko sa mga estudyante ko. Pag narinig nila yung word na explore, okay? Meaning to say, ready na for the next topic. 1, 2, 3. Say explore. Explore, explore, explore. Okay? So, gawin natin mas madali. Explore, explore, explore. Boom. Okay? Ibig sabihin, ready na ang lahat para sa next topic. Now, these are the basic, okay? The basic dance terms. Okay, tatayo pa rin tayo. Okay? Sige, tayo tayo. Okay. Now, the first one is the T position. Okay. The T position. Ayan, very good. Thank you. Ayan. Now, this one is the T position. All you have to do is your two arms are raised at sides and bent elbows. So that the forearms are parallel to the head, palm facing. Ayan. This is the T position. O mga ano ah, mga magulang, yung mga kuya, ate, nanay, tatay, pwede niyong picturean yung inyong mga kapatid or mga anak ha, habang nagagawa tayo ng ating activity. This is T position. Okay? Tandaan. Again. T position. T position. Okay. Next is reverse T position. All you have to do from the T position, itataas lang natin. Okay? Your arm should be shoulder level. Yan. Don't forget to smile kung pipicturean kayo, ha? Ayan. Again, this is T position. Reverse T position. Both arms are raised at sides and bent elbow. So the upper arms are at your shoulder level. Makikita ba ako? Ayan. Okay, thank you very much sa lahat ng magko-comment. Hindi ko mababasa lahat, ha? Okay. Okay. Today, we're going to discuss only seven positions. Okay? Next, kumintang. Are you familiar with the word kumintang? Okay. Ayan. So, kumintang, the hand is with... Okay, semi-open palm, index fingers pointing upward, wrist in turn, circular motion. You have to do, ayan, parang hindi ako makikita. Task ko konti. Okay, 1, 2, 3, and 4. Other side, 1, 2, 3, and 4. Okay, ganito lang yan. Naka-open yung palm, semi-open. 1, 2, don't forget to smile. Ayan. Thank you very much sa lahat ng nanonood pa rin. Okay. Next is the sarok. Okay. Ito medyo tricky ito. Ha? Cross the right foot in front of the left. Okay. Bend the body slightly forward. Across the hands down in front. Okay. With the right hand over the left. Okay, nakuha ba? This is what we call the sarok. Okay, madali lang yan. And 1 and 2. And 1 and 2. Diba? May mga sayo kayo ng mga ganyan. So, kasama yan dito sa ating basic. Okay,
basic dance. Okay, basic. Next is arms in lateral position. Okay? So next, arms in lateral position. Baka simple lang nito, ha? And one, position natin. Okay? Kailangan hindi matigas yung mga kamay, ha? Lambutan lang. One, and two, and three, and four, and five, and six, and seven, and eight. Tignan niyo yung picture, oh, naka-smile. Kailangan ganun din kayo, ha? Mag-i-smile din kayo. Okay, and last two. Next, we have hayon-hayon. Okay? Hayon-hayon. Hindi ako nakikita. Oh, sige, okay lang yan. Hayon-hayon. This is very easy. Okay? When you say hayon-hayon, you have to place your forearms in front and the other one is at the back. Okay? Okay, the back of your waist. This is a Visayan term. Hayon-hayon. And one, and two, and three, and four, and five, and six, seven, eight. Okay? Nakakuha pa rin? Hayon-hayon. And the last one. Last one na to. Ayan, last one na. The last one is the kewet. You have to do in a T position, a reverse T position. Okay? With hands closed and the thumbs up position. Okay? And then circular motion. Okay? One, two, three, four, and five. Okay? Nakuha ba yung pito? Okay? The T position, reverse T, kumintang sarok, arms in lateral position, hayon-hayon, and kewet. Let's do it with music. Ayan. Thank you, Vincent. Mahina po signal. Okay, Golda, Chloe, thank you. Sige. Let's try with music. Okay, from sabihin niyo ako mga bata. Ready? T position. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Reverse T. Okay, let's do the next. Kumintang. Okay, kumintang. Start with your right. One, two, three, four, five, six, seven, sabay. One, two, three, four, five, six, seven, and sarok. One. And other side. And one. And arms in lateral position. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And hayon-hayon. One, two, three, four, five, six, seven, and last one. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And there you go. Ayan. So, maraming salamat. Nakuha ba ang pito? Ayan. So, balik tayo. Init. Ayan. May energy. Ayan. Siguro lahat naman, no? Kahit gutom na, nakapagsayaw ka, no? Huwag kalimutan na kumuha ng video or pictures para sa ating mga activities. So again, yun yung pito natin na dance terms natin for this morning. Okay? So I hope ma-practice yan sa bahay. Pwede niyong balikan itong video natin para ma-practice yung ating pinag-usapan ngayong umaga na to. Okay? So kung wala na, again, I'm encouraging everyone to please practice it at home. Take a picture
and then send it to me like what the first Akisha did. Nagpasa siya sa akin ng pictures. Malay nyo, kayo na yung susunod na mananalo at mapili namin para i-post namin dito sa Tito Lai. Okay? So kung wala na, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood, teachers, mga magulang, at sa mga estudyante. And bye-bye! Ayan, so thank you so much po sa very active PE tutorial ni Tutor Bong. At syempre, para makompleto ang MAPES 6, proceed na po tayo sa ating Health 6. So simulan na po natin. Okay, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na sa ating ikatlong markahan. At ipagpapatuloy pa rin natin ang ating aralin tungkol sa environmental health. Ayan. So muli po, ako po si Tutor Harriet para sa ating Health 6. Ayan, kung handa na po kayo, pakisenda naman po ako ng mga happy emoticon sa ating comment section. Ayan. Para sa ating objective for this session. So of course, at the end of our tutorial, you'll be able to explain how poor environmental sanitation can negatively impact the health of an individual and discuss ways to keep water and air clean and safe. So mag-review muna po tayo tungkol sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ayan, I am receiving happy emoticons. Thank you, Crystal. Hello din sa'yo, Jarius. And Golda also, Christopher. Ayan. So mag-proceed na tayo. So what are the diseases and disorders which are caused by poor environmental sanitation? So nung nakaraang linggo po kasi ay ating tinalakay ang tungkol sa poor environmental sanitation. At diniscuss natin na marami tayong nakukuhang iba't ibang sakit kapag po marumi ang ating kapaligiran. So atin pong balikan kung ano-ano nga po ba yung mga sakit na ating nakukuha pag marumi ang kapaligiran. Ayan, so ito ang example ng maruming kapaligiran. So una sa ating listahan, ang tinatawag natin na respiratory diseases. Pangalawa, skin diseases. Pangatlo, we have gastrointestinal diseases. Pang-apat, we have neurological diseases. At ang kahulihan po, ang tinatawag natin na vector-borne diseases. So we have 5 in our list. Kapag kapag pinag-usapan natin ang respiratory diseases, ito ay may kinalaman sa ating paghinga. Kapag skin diseases naman, ito po yung mga sakit na may kinalaman naman sa mga tumutubo sa ating balat. Pag gastrointestinal diseases, ito naman yung sakit na nararanasan sa ating tiyan. Kapag tayo ay nagsusuka, sumasakit ang ating tiyan, tayo ay nahihilo. Ayan, gastrointestinal diseases yan. Pag naman neurological impairments, ito naman po yung mga sakit na nakukuha natin dahil sa mga nalalanghap nating mga chemicals. Or kung na-expose tayo sa iba't ibang chemicals, ayan. So yan naman po yung pwedeng maging disorder or maging disease. And then vector-borne diseases, ito naman po yung mga sakit na ating nakukuha dahil sa mga pests, sa mga different animals and insects. Like for example, rats and mosquito. So yan yung most common na carrier ng vector-borne diseases. So mag-proceed na po tayo. Sana ay nasusundan ang explanations ni Tutor Harriet. Ayan. So thank you so much sa ating mga very active tutees for this session. Yan, syempre, para matest kung natutunan nga po ba ang diniscuss ni Tutor Harriet noong nakaraang linggo, sumubok po tayo ng ilang gawain. So for our learning task 1, you have to identify the different diseases and disorders caused by poor environmental sanitation.
ano pong gagawin? You just have to complete the amazing letters that I am going to flash on screen. Handa na po ba? Okay, kung handa na po, proceed na po tayo sa una. Ayan, ang number one, we have blank blank UGH. Anong disease po kaya ito? Pa-comment naman po ako sa ating comment section. Ayan, mag-antay po tayo. Shoutout muna habang nag-aantay tayo ng mga sagot. Shoutout muna sa aking anak na kanino pa nanonood sa labas. Hey, Matrefel! Hello, baby! Ayan. Very good! Ang dami kong nakikitang comments. Nag-comment ng cough daw po. Very good. Hello to Jerry May, Marielle, Maria Janessa, and Erica. Ayan, ang sagot nila ay cough. Very good po. Tama po. Ito po ay cough or ubo. Sa pangalawa naman po tayo. Ito po kaya. Ano po kaya ito? Blank S, blank, blank M. Eh, anong sakit naman po kaya ito? Pa-comment naman po ako. Ayan, hello, hello sa lahat ng mga nagko-comment. Kay Nerissa, kay Rain, kay Gerald. Ano naman po kaya ito? Ito po ay ang tinatawag natin na... Ayan, very good ulit si Jeremy at saka si Alcris. Ayan, talagang feeling ko mabilis ang internet connection nila. Ang sagot po nila ay... Asthma. Very good. This is asthma. So, siguro yung iba sa inyo nakaranas na magkaroon ng asthma, no? So, napakahirap niya kasi minsan nawawalan ka ng hininga or I mean, hinahabol mo yung paghinga mo. Ayan. So, proceed tayo sa pangatlo. Okay. So, it's blank blank A or blank blank EA. Kung makikita nyo yung picture, parang may nasakit po doon sa nasa picture. So, ano kaya naman ito? Yan, shout out sa mga very active nating tuties for today. Ruado, Jedaya, Jelena, Janelle, wow, puro J, Ralph. Hello po, Ma'am Luz Bayot. Hello po, happy watching po. Hello din po, Ma'am Mylene Benson. Ayan, thank you, John Luis Felix Bagorio. Ang sagot niya ay diarrhea. Yes, very good. The correct answer is diarrhea. Very good po. Proceed na po tayo sa pang-apat. Mukhang talagang nakinig kay Tutor Harriet noong nakaraang linggo na diniscuss natin ito. Ang pang-apat po is blank blank, PT blank, S blank, IR blank, S-I blank. Dami nating blank. Medyo mahaba po ito. Alam po kaya kung ano ito? Anong disease or disorder po kaya ito? Ayan. Comment-comment lang po. Very good. Ayan, may nakita na po akong tamang sagot. May nagsagot po ng leptospirosis. It's Gianna Claire Laguerta. Hello, Gianna. Thank you so much for answering. Your answer is correct. Very good. Okay. At syempre, ang ating panglima, this will be the last for this learning test. Okay, we have CO blank blank S. Ano po kaya naman ito? Anong disease po kaya ito? Possible ang ilan sa inyo ay nakaranas na magkaroon ng ganito. Ayan, sino kaya ang mabilis ang internet connection? Tingnan nga natin. Ayan, ang daming nagko-comment. Hello din po, Ma'am Nina Bayot. Good afternoon po. Thank you po sa panonood. Ayan, shout out sa mga co-teachers ko from Amadeo National High School. Also to Sir Romel Santillan and Ma'am Mary Grace Macinas. Hello, ayan! Good job, everyone! Ayan, I am seeing a lot of comments. Ang comment nila ay colds. Very good. Colds or sipon. Ang gagaling naman ng mga chuties natin for today. We have Scarlett, Jan Luis, Nerissa, Kurt, Christopher, Luella, and a lot more. Very good. Talagang nakikinig sila sa ating discussion. And we have another set of activity for you. We have our learning task
do. All you have to do in this activity is to categorize the following diseases and disorders. You have to comment RD for respiratory disease, SD if it is skin disease, GD if it is gastrointestinal disease, NI for neurological impairment, and VD for vector-borne disease. Ready na po ba para sa ating second task? Ayan, hi po. Hi, Ma'am Melrose Fabian. Ayan, shout out po sa inyo. Okay, kung ready na, let's proceed with the first disease. So we have dengue fever. Ano po kayang disease or disorder ito? Is this a disease or disorder? Under what category does it belong? Is it under respiratory, skin, gastrointestinal, neurological impairment, or vector-borne disease? Pa-comment po ako. Ayan, hello po. Shoutout ko muna po ang aming head teacher from Madeo National High School, Sir Manny Bayot. Good afternoon po, sir. Okay, tingnan nga po natin kung ano ang tamang sagot dito sa dengue fever. May nagsagot po, may nakita ko si Jerry May ulit. Ang sagot niya ay VD. Yes, very good, Jerry May. Very good, Shauna, Pressy, and Jolina. Yes po, this is vector-borne disease dahil ito pong sakit na ito ay daladala ng lamok, di ba? Ang pinakakilala ng lahat na mga lamok. Okay, let's proceed with number two. What about this? Asthma. Under what category po kaya ang ating asthma? Ayan, shout out muna habang nagtatype pa kayo ng inyong sagot to Irish, Peter, Nanji, and Julina. Hello, hello. Okay, ang correct answer po natin dito is RD. Very good, Bricks. Peter Andrew. Okay, this is RD. This is under respiratory disease. Very good naman po. Talagang nakakasunod. Ang gagaling naman ng ating mga tuties for today. Hello, Althea De La Rosa and Nereza Orense. Thank you for your participation. Okay, let's proceed with number three. Okay, number three is ringworm infection. I've explained everything about ringworm infection last time. So, saan po kaya natin maikakategorize ang ringworm infection? This is under what category? Okay, may nakita na po akong sagot. Ayan, according to Peter Andrew, the correct answer is SD. Very good po. This is under skin disease. Ringworm infection po is a skin disease kung saan makikita nyo na parang may bilog-bilog na mapupula sa inyong balat. At ang pang-apat, we have cholera. Ayan, familiar na siguro kayo sa cholera, no? Dahil na-discuss na din po natin ito noong nakaraang linggo. Saan naman natin may bibilang ang cholera? Ayan, pa-comment nga po ako. At habang nagko-comment, shoutout ulit kay Isnaira, kay Irish. Ayan, kay Jedaya. Talaga namang napaka-active po nila. Thank you so much. Ayan, mag-proceed na tayo sa ating sagot. We have GD. This is under gastrointestinal disease. Very good po sa mga nagsagot ng GD. Ayan, si Shana, si Carl, si Precious. Ayan, GD ang sagot nila. And for the last one, I guess this is the last one item. We have mercury, I don't know. Sorry, fifth item, we have mercury poisoning. Under what category po kaya ang mercury poisoning? This is under? Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Si Bricks Arky Gonzalez, ang sagot niya ay NI. Very good. This is under neurological impairment. Ayan, mercury poisoning po, caused by a chemical. Very good naman si Bricks. Okay. Oh, sorry. I still have number six. So, amoebiasis for number six. What about this one?
Under what category po si amebiasis? Ayan, tingnan nga natin. Under what category si amebiasis? Amebiasis is under... Okay, let's reveal the answer. It's under gastrointestinal disease. Yes po. Sakit-sakit pa rin po siya sa chan natin. Yes, related pa rin po siya doon. Kaya siya po ay GD. And number 7, we have influenza. Ayan, sorry, na-reveal agad ni Tutor Harriet. Influenza is under respiratory disease. Sorry, napindot ko po agad. Ayan, baka kasi gutom na kayo. Ayan, kung medyo nagmamadali tayo. Ayan. So, influenza is under RD. Ito po yung tinatawag nating trangkaso. Ayan, kung saan medyo nahihirapan din kayong huminga dahil sa sipon, dahil sa ubo, sakit ng ulo, ganyan. Number 8, we have tuberculosis or TB. Ayan, familiar din tayo dito, hindi po ba? Ano naman pong category? Kaya kabilang ang tuberculosis. And thank you so much sa ating mga chuties na very active kahit medyo feeling ko ay gutom-gutom na. Ano po? Tuberculosis as under... What category? Yes, very good. This is under RD category or respiratory disease. Thank you, Melody, Shana, and Kurt. Yan, very good naman po sila. Also, Golda. And last two items, we have arsenic poisoning. What about this one po kaya? Ang arsenic poisoning kaya ay under what category? Magpo-fall po kaya ito sa ang category na naka-flash sa ating screen. Okay. This falls under... Ayan, magantay pa tayo ng konting mga comment. Ayan, nakita ko si Margo Francesca Santos. Ang sagot niya ay... NI, very good, Margo. Yes, that fall under neurological impairment. Ang galing naman ni Margo. And ang last one, I'm sure with this, this is the last item, malaria. Saang category po kaya ito nabibilang? Ayan, habang nag-aantay tayo, shout out muna kay Luella, Isnaira, Melrose, talagang ang active. Also, Hannah. Ayan, Sir Romel, Adeline, and a lot more. Ayan, ang sisipag nila mag-comment. Okay, malaria fall under VD. Very good po. This is VD under vector-borne diseases. Yes, dahil ito po ay dala-dala din po ng lamok. Ayan, thank you so much naman sa napaka-active na pagko-comment. Ayan, so i-assess naman natin yung ating mga sarili. Why do we have to keep our environment clean and safe? What is the main reason? Ano kaya yung dahilan? Bakit kailangan malinis lagi yung paligid natin? Meron bang nakakaalam? Pwede bang pa-comment ako ng mga personal opinions nyo? Bakit kailangang panatilihin natin na malinis ang ating kapaligiran? Ayan, syempre alam naman natin na maraming kumakalat na mga sakit ngayon, lalong-lalo na ang COVID-19. Hindi po ba? Kung mapapanatili nating malinis ang ating kapaligiran, ayan, maiiwasan po natin ang iba't ibang sakit. Katulad po ng mga finlash ko kanina. At syempre, ang pinakakinatatakutan natin na COVID-19. Ayan. Sabi ni Margo, para daw hindi magkasakit. Ayan, sabi din ni Vincent. Very good naman. According to Neresa, to be healthy daw po. Yes po, para iwas sakit at para mapanatili nating malusog ang ating pangangatawan. Now, another question. This will be the last question. What are the things you can do to keep the environment clean and safe bilang isang bata, bilang isang mag-aaral? Paano nga po ba kayo makakapag-contribute sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran? Pa-comment naman po ako, ano kayang pwede nating gawin para matulungan ang ating kapaligiran na maging safe? Maging safe at maging malinis sa araw-araw. Ayan, marami pang nagko-comment.
about dun sa ating unang tanong. Thank you so much po. Ayan, sabi ni Chelsea, plant trees. Yes po. That's one. Pwede nga pong magtanim tayo ng puno kasi makakatulong yan para mas marami tayong malanghap na malinis na hangin. Very good. Ayan, also si Alcris. Sabi niya, paghiwa-hiwalayin ang mga basura at magtanim ng mga halaman. Very good. Alcris Javier Adriano. Very active. At tama po yun. I-segregate po natin ng tama ang ating mga basura. Sa paraang iyon, sa maliit na bagay na iyon, ay malaki ang maiko-contribute mo at maitutulong mo para mapanatiling ligtas at malinis ang ating kapaligiran. Ayan. Ang dami pa pong nagsagot. So, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. At dyan po, nagtatapos ang aking discussion about environmental health. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa atin ngayon. Magkita-kita muli po tayo next Tuesday para sa MAPE 6. Paalam po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!